Ay, guess what? Tinira ako at nilait ni Madam ng person na. Pero bago yan, pakinggan niyo muna yung message niya sa inyo. Dear mga bashers, yes, bashy na mga bashers, kasi nakafollow kayo sa akin, pero binabash nyo, oh, kaya tawag ko sa inyo, bashers, okay? Alam mo, madam, you should be grateful, kasi kahit mga bashers pa yan, kahit papaano, ay may followers ka pa. Lumalaki ang engagements ng page mo because of these bashers. Alam mo, honestly, sila ang number one ha na nag-share ng mga videos mo. So, mga bashers, hindi ko alam kung saan pinagagalingan nyo ng mga galit nyo sa akin. Kasi yung mga galit nyo, para mag- ko yung mga magulang nyo. O kaya, ko yung mga kapatid nyo. Ganon yung galit nyo. Grabe, grabe kayo sa comment section. Mga bashers! Itong si Madam, ikaw ata ang nakadroga. Bakit parang hindi ka aware sa mga pinagsasabi mo doon sa previous videos mo? Lutang ka ba? Or ikaw ang hindi nag-iisip? Oh, remind kita ulit, ha? Yes. Iniintindi ko na lang ang pinanggagalingan ng mga galit nyo. Oo na, sige na. Mali na ako. Okay? Mali na ako. Kayo na ang tama. Ano yan, ha? Bait-baita ng puja, but still the real you will show up. Nakakaano ba? Nakakatanggal ba ng stress? Yung kapag meron tayong minumurang tao na hindi naman natin kilala. Yes! Yan na naman ang pagkalutang mo. Hoy, madam! Numero uno ka sa pagmumura. Panlalait. Pananapak sa kapwa mo. Tas ikaw pa. Ang na-surprise ngayon na may tao din na kagaya mo, ha? You're not alone in this planet, girl. Balikan nga natin ulit yung resibo mo. Hindi naman ako nagre-reklamo sa kanya eh. Kago ba saan? Nagdodroga ba yung mga tao ngayon dito? Salamat nga, tinutulungan siya, di ba? Face it. Yung tulad ng iba dyan na nakikisaw-saw lang, hindi naman talaga napanood yung tunay na video, yung may nabasa lang na minura ako, gusto na lang din ako murahin. Alam mo yung pauso, di ba? Uso-uso lang. Sa mga, lalo na sa mga Pilipinong tamad naman talaga manood ng video or magbasa, di ba? Ay, bobo eh. Sa tunay na buhay. Tas ikaw pa ang may ganang mag-generalize na bobo ang mga Pinoy. Yikes. Maybe you're talking about yourself. So, nakakaano lang, nakaka-dismaya. Kasi ito yung mukha ng Pilipino. Di ba? Ipinapakita nyo sa buong mundo ang mukha ng mga Pilipino. Di ba? Yay! My goodness! Feeling victim ka talaga, girl. Ikaw pa ang na-dismaya sa lagay na yan, ha? Sa dinami-dami ng taong nakapanood ng ginawa mo. Including myself. More or less, 90% na nag-react ay negative. You mean to say that the remaining percentage of Filipinos who's in favor of what you did are the only smart ones? Baliktad ata. Huwag mong i-generalize ang mukha ng mga Filipino based sa experience mo dahil mas maraming mga galit sa'yo. Actually, maraming nagalit sa'yo dahil mali at hindi nakakatuwa yung ginawa mo. Madam, sa tunay na buhay ha, ikaw ang bobo dito. Kasi hindi mo naisip bago mo i-post yung content mo about kay Kuya Bagger na akala mo ikaw yung hero doon ha, na you have the upper hand. Yung intentions mo sa video all of a sudden had a 360 degree turn na sa'yo babalik ang pagka-feeling entitled mo at pag-attitude mo. In the real sense of the story ha, ikaw ang villain or kontrabida dito. But anyway, thank you nga pala dun sa mga bashers na naka-appreciate sa akin sa pagsusorry ko. Thank you. Sa mga hindi, thank you pa rin. Walang problema dun. Okay lang. Basta ako sa sarili ko, kung ano yung lumalabas sa bibig ko, lahat yung totoo at galing sa puso ko. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun ako. Hindi ako plastic. Okay? Hindi ako gagawa ng isang bagay para magustuhan nyo ako. Okay?
Kasi kung magugustuhan ako ng isang tao, ng mga followers, ng mga netizen, gusto ko, nagustuhan nila ako dahil ako yun. Yun yung tunay na ako, ugali ko yun. Balahura, hampas lupa, mabait, mapagbigay. Mga ganon, di ba? So kung ayaw, kung hate nyo ako, fine. So be it. Hindi ko kayo ipi-please para magustuhan ako, okay? I don't believe you. Hindi daw siya gagawa ng isang bagay para magustuhan siya. Confused ka na naman, madam. Ano to? Alam nyo, mahal ko kayo. Woo! Dahil para sa akin, ha? Kayong mga bashers, para kayong asin sa lutuin ko. Kung wala kayo, walang sarap ang lutuin ko, mga bashers. Kaya nga, kahit puro hates mga comments nyo, ngumingiti na lang ako. Sa totoong buhay. Napapangiti nyo ako kahit puro pagmumura yung mga comments ninyo sa mga post ko. Sa mga vlogger! Yes! Diyos ko Lord! Ang dami mga vlogger na nakisaw-saw! Shout out sa mga vlogger na nakisaw-saw! Meron pang isa dyan na nakisaw-saw na yung babaeng naka... Ano pa tawag dun? Yung nakaganon, yung naka-Muslim. Diyos ko! Hoy! Ikaw, Madam! Madam Albinong Balyenang Dambuhala! Sawsawera ka din, no? Yan lang pinagkakitaan mo. Wala kayo bang talent? Ah? Talent mo lang mag-post ng ano, ng video ng may video. So disappointing, you know. Diba? Galaw-galaw din pag may time. Mag-exercise ka para pumayat ka. Oh, yes! Loud and proud to be Sawsawera Marites! I love sharing my opinions at doon ako nakilala, especially during election time. Yun ang talent ko. Dumaldal. Oh, ano pang sabi mo sa akin dito? Albino ako! Or, ang tawag dyan sa atin sa Pilipinas ay anak araw. Yes, I really have fair complexion. Maputi talaga ako, pero not to the point na extreme, na sobrang puti. Oh, and by the way, ano pa ba? This is how you choose to attack me based on my looks? Jeez. Well, ano pa ba ang expect ko sa taong kagaya mo, diba? Okay, sure, say whatever you want, but I will make sure that I will let you taste your own medicine too. Sa lahat ng mga pinagsasabay mo sa akin, ha, I'd rather be balyenang dambuhalang mukhang baboy. At least, ang balyena at baboy are so intelligent. Did you know that the brain of the balyena are 4 times bigger than the human brain? O, kesa naman sa'yo na mukhang hippopotamus. Literal na maliit ang utak. At mukhang bayawak na bukod sa stupido ay merong pinakamaduming bibig sa buong animal kingdom. And yes, that is... Teka, you're asking me what's my talent, di ba? What's yours, ha? Maging palingkerang bungangera na mapanglait at wagas manapak ng pagkatao ng kapwa? Ha? Yun ang talent mo? So obvious. Ay, nako guys! Bira akong magpapatol ng personal sa mga taong kagaya nitong si Madam Hampas Lupa, pero ni talagang ipamukha sa kanya kung anong klase siyang nilalang. Kaya ituloy natin ang panlalait ni Madam sa akin. Tapos sinabi pa ni Binong Balyena na mukhang baboy, kira niya pa, bakit Madam? Maganda ka ba? Oh my God! Okay, mas maganda ka sa akin. At least ako, amoy Bulgari. Ikaw, mukhang amoy putok. Yes, iyo. Beauty is in the eye of the beholder. At kung sa tingin mo na mas maganda ako sa'yo, thank you. Pero teka, kailan pa naging amoy tae ang Bulgari, ha? Sinamihan mo ako na mukhang amoy putok because... I am well covered. Your judgment against me on how I look says what kind of a person you are. Hindi ka lang hampas lupang bungangerang mapanlait na feeling entitled. Racist ka pa. Hindi lahat ng taong pinili mag-cover ng buhok at ng katawan ay mabaho na agad. Bakit? Lahat ba ng taong hindi nakakover mabango? Ha? Kagaya mo na lang for example, pabulga-bulgari ka pa, pero buong pagkatao mo naman, nabubulok na. Kahit anong high-end perfumes pa ang ginagamit mo, mga ngalingasaw ka pa rin.
Kahit pa siguro pagsamasamahin ang tae ko at tae ng mga bashers mo, mas mabaho ka pa rin dun. Imagine that. Sabi nga nila, di ba? Kapag tinatrash talk ka, dahil sa iyong itsura, pananamit, or once inatake ka ng personal, nang nakabangga mo sa isang argumento, ay wala na, tapos na ang laban. Because these kind of people are losers. Idiots! Dahil hindi nila kaya tapatan yung point of view mo. At saka dun sa mga vlogger na mga nakikisaw-saw at ako yung pinapamukhang masama, okay lang yan guys, at least natulungan ko kayo, diba? Ang importante sa akin, natulungan ko kayo, nagkaroon kayo ng mga followers, nagkaroon kayo ng datong. Gaga talaga to. Hindi ka pinagmamukhang masama ng mga vloggers. Masama lang talaga yung ginawa mo. Hindi naman magsisinungaling siguro yung resibo mo, diba? Toxic ka talaga. At ngayon, alam mo na. Kaya huwag ka nang magbait-baitan dyan sa page mo because it won't work there. You made your mark already at yun ang tatatak ng pangmatagalan sa mga tao unless baguhin mo yung approach mo. Naisipin mo muna mabuti bago ka magbitiw ng salita. So, yun lang mga kamadam hampas lupa. So, mga bashers, sana huwag kayo masyadong mag-focus sa akin. Magtrabaho din kayo. Yes! Diyos ko, umaga, gabi, ako ang nasa isip ninyo. Baka pag, lalo na sa mga buntis dyan, ako. Mag-ingat kayo, baka maging kamukha kayong anak nyo. Ayaw nyo mangyari yan. Payo ko lang sa'yo ha, huwag mong labanan yung mga bashers mo. Especially, from the very beginning, ikaw ang may mali dito. Kasi kapag pinatulan mo sila ng pinatulan, yaan ang ikakabagsak mo. Move on. Sabi ko nga dun sa last video ko about you, nabigyan ka ng chance na makabawi kay Kuya Bagger. Because, you know, we all deserve the chances in the world para magbago for the better. I wish you watched that. And I hope this hit you.